What up everybody, JVSB here and we're back sa isang unboxing video. This time around, we're going to unbox a different kit. Pero before that, andito po tayo sa NTRC, Northside Tuners Racing Center. May nakalatag po rito everyday na racetrack layout. 1-4 B-Max, ibig sabihin mas pahaba siya ng konti. And then 1-4 Pro Stock na mas maigsi ng konti compared sa B-Max racetrack layout. Now, ito po yung ating i-unbox. Yan. Ang Aero Avante Clear Orange Special. Clear Orange Special. Yan. Unbox natin. Ito, wala na yung tape niya. Pero, it's brand new. So, buksan na natin. Actually, in-unbox natin, pinaliwanag natin, may napansin ako eh. Nakalagay small dial, low profile, medium yung ano. Medium yung tires. So medyo nalito ako doon. Pero yung in-unbox natin yung Shadow Shark, medium yung tires and mugs nun. Siguro typographical error lang. Not sure. Ito naman, wala talagang puro Japanese character. So hindi natin mababasa. Actually, nandito pala sa harap. Nandito. Ayan, post nyo na lang. Wait lang. Ayan, zoom nyo na lang. Ito na yung pinakamalinaw niyan eh. Pero babasahin ko na lang na mabilis para hindi tayo tumagal. ABS resin body, clear orange. Yun yung ano, or polycarbonate ABS reinforced. Ay, di. Yung ano muna yun, call muna yun ha. ABS resin or resin. Resin? Resin? ABS resin? Ayun, resin na lang. Body, clear orange yun yung cowl. Mamaya pakita ko. Polycarbonate ABS reinforced chassis, white. Large dia, ito tama to. Large dia, hard slick tires, orange. Yun yung tires. Carbon fiber reinforced large dia, wheels, yung mags, black. 4.2:1 gear ratio, type 130 motor included. Snap together assembly, no glue required. Requires 2 AA batteries. Double A na lang binanggit ko, pero tatlong uri eh. Pero double A na lang. Para mas madaling mag-gets ng mga newbies. Alright, let's proceed. Ito yung sinasabi na body or cowl. Halos nagiging in-demand to kasi ang ganda niya. Isalpak sa different AR chassis. Tapos pwede mo siyang i-theme na orange, pure orange, or black and orange. Basta maganda siya. Tapos lahat naman ng clear na body or cowl, medyo ang gandang tignan. So, but this is orange. So mahilig sa pongkan or orange na color, this is the one for you, or at least the cowl for you. And ito yung chassis na sinasabi, which is white. Again, chassis. Hindi po chassis, silent S po yun. Hindi po madidinig pag pinanounce yung S sa huli. Chassis. Pag plural form, ni-research ko eh, yung pagbigkas ng chassis na plural form, wala pa rin S sa dulo. Meron lang vibration sa dulo, chassis. Parang ganun. Pa sa dulo eh. Some other video siguro. So, color white. Tapos ito yung sinasabi na carbon reinforced na mags. Hindi masyadong gamit sa pro stock ang large dia na mags. Pero nag-iisip ako ng idea, paano ba magagamit yung large dia na mags para sa pro stock? Siguro house rules ng ibang pwedeng racing center kung gugustuhin nila na para magamit yung mga large dia, parang large dia battle, pro stock large dia battle, parang ganun, para ano lang, twist lang, para lang may additional challenge kasi medyo mahirap patunin yung large. Pero kung lahat naman naka-large, so balance naman, pagandahan pa rin ng setup. Paggamit na rin yung tires. So ito yung tires na ano, na large din. Tapos, ito, ang 4-2 is yung gear ratio na red yung counter gear, tapos brown yung spar gear. Pagka, yun yung 4.2:1. Pagka naman 4:1, yun, papalitan mo lang na black yung counter gear. Tapos, again, pink yung crown gear ng most of the non-FM or yung rear motor chassis. Meron din yan, stock motor, wheel shaft, propeller shaft. Yan. Kung napanood nyo yung Shadow Shark, same lang. Tapos may terminal din pala. Di ko nabanggit pala sa Shadow Shark. So, lagi naman may kasamang terminal para pag-connect yung battery dun sa motor at umandar yung motor. Then, internals. Orange.
ito, a tip, an idea, or suggestion, or at least an experience to share to you guys, especially to the newbies. Ang napansin ko, based on my experience na naglalaro ko ng Pro Stock, FM and Nana-FM category, yung eyelet na orange, blue, tsaka violet, yun yung gustong-gusto kong gamitin na eyelet. Kasi minsan may eyelet na pumipigil sa wheel shop or masikip. Pero yung hindi pa ako nakagamit ng orange, blue, tsaka violet na napipigil yung takbo ng auto, laging smooth. Minsan yung black meron, minsan yung pink meron na parang may konting pigil. So, ihahanapin mo pa yun. I-re-reset mo yon or ihahanapin mo ng paglalagyan doon sa chassis. Minsan ganun eh. But not all. Ano lang yun, occasional or random na pangyayari. Then, decals, which is sobrang ganda rin ito. Actually, pwede mong ilagay yung decals doon sa orange. Nagko-complement pa rin siya. May truck na dumaan. Sorry, may truck na dumaan. Nagko-complement pa rin siya doon sa cowl kahit lagay mo ng decals yung cowl. Pwedeng wala, pwedeng lagyan mo. It's up to you. Tapos, again, meron tong, yung dilaw na to, may instruction dito. Translated to English, Japanese characters. Tapos, ito naman, additional thorough instruction on how to assemble. On how to assemble. At this one, yung dilaw, more on precautionary measures. Yung white, more on helping you assemble the kit properly without any mistakes. Or kung malito ka man, silipin mo yung guide, may babalikan niya sa tamang route ng pag-assemble. And syempre pag-disassemble. Now, that's it for this unboxing. So balik na natin yan. Isa-isa, in no particular order. Actually, pwede nating unahin yung ano yung decals pala para hindi masira. So, tas medyo pa ano pataob para intact pa rin yung decals. Ayan. So, kung sino makakabili tong kit na to, nahawakan ko po. Ha? Pasensya na, nahawakan ko yung mga parts nyo pag nabili nyo po ito. Sorry, in advance. And, ayan. Okay. Ngayon, yung kit na to, sabi ko nga, hindi pa ito, marami ka pang papalitan dito. Compared sa Shadow Shark. Pero maganda rin talaga to. Kumbaga pang malakasan na itsura o aesthetics. Mas maganda siya aesthetically compared to sa Shadow Shark. Parehas naman sila maganda sa aerodynamics. Actually, mas gusto ko tong aerodynamics ng ano ng Aerovante. Just tanggalin mo lang yung spoiler. Para mas suabe. Para mas binababa siya ng hangin. Kasi pag dumaan yung hangin doon sa una, tapos dire-diretso lang siya, pasubsob. So, napaka-minimal lang nun, hindi ganun mapapansin yun, not unless talagang thorough check, tapos taka-slow mo ka, super slow mo, nangyayari sa paligid. Possible ba, kita mo yung epekto, pero yun talaga yung epekto nun. Research nyo na lang din. Hindi ako say, physician. Physician nga ba? Nalimutan ko na. Basta, wala akong ganong idea sa hindi malawak ang idea ko sa pagdating sa physics, konting-konti lang. Sobrang 0.0001% lang siguro alam ko na. O hindi tayo magmamarunong. But anyways, ang papalitan mo dito mags and tires. Tapos syempre, DPR ulit. Paliwanag ko yan on every, para makuha nyo ng inputs ko. DPR sa harap. Pwedeng 13 or 14 mm na roller setup sa likod. Pwedeng isang pares lang, pwedeng dalawang pares. So, may apat na rollers sa likod. Maximum 6 rollers. Tapos, pwede namang 16 mm sa likod. Pwedeng isang pares lang, so dalawa. Pwede ring apat, so dalawang pares sa likod. Tapos, may DPR ulit sa harap. So, that's 6 set of rollers. Pwede namang DPR sa harap, DPR sa ibabaw ng rear screw hole, tapos 13 mm with O-ring or 14 mm dun sa ilalim. Ngayon, kung gusto niyo makita yung full setup ko, panoorin niyo na lang yung videos ko ng pag-setup ng Pro Stock AR setup. Marami 'yon, marami akong na-upload na at least 7 na or more or less. Now, it's about it. We're done. NTRC, follow nyo yung page. At the same time, inquire lang kayo. And I'm JBSB. I post a lot of Damiya Mini 4 Wheel Drive contents and tutorials. Follow me.
kita na naman yung kamay.